Sino ba naman ang hindi nangangarap na magkaroon ng Ford Mustang o kaya Ford Raptor na sa tuwing minamaneho mo sa kalsada ay tsak pagtitinginan ka ng lahat ng tao sa paligid? Pero alam mo ba na ang sikat na brand na Ford ay nagumpisa lamang sa pangarap ng isang batang magsasaka na sa sobrang hilig sa makina ay sinuway niya ang kagustuhan ng magulang at lumaya sa kanila upang tuparin ang kanyang mga pangarap. Ang batang ito ay gagawa ng isang kumpanya na magpapabago sa takbo ng industriya ng mga sasakyan hanggang dumating sa punto na kalahati ng mga kotse na tumatakbo sa buong mundo ay nagtataglay ng kanyang apelyido. Ito ang true story ni Henry Ford. Mr. Goodbye! Noong July 30, 1863, ay pinanganak si Henry sa sakahan ng kanyang ama na si William Ford sa Dearborn, Michigan. Dahil si Henry ang panganay sa kanilang anim na magkakapatid, ay inaasahan ng kanyang magulang na siya ang susunod na mamamahala sa kanilang sakahan. Ngunit hindi siya interesado sa kanilang negosyo. Pero sa kabila noon ay tumutulong pa rin si Henry sa kanyang pamilya kahit ito ay labag sa kanyang kalooban. Kagaya ng pangkaraniwang bata ay ayaw ni Henry ang pag-aaral kung kaya't hindi ito nakapasa sa ikawalong baitang dahil mas nais nitong matuto sa sarili niyang pamamaraan. Sa kanyang murang edad ay naging interesado siya sa mga makina at dala na rin ng kuryosidad ay inaral niya ang bawat makina ng kanyang nakikita. Noong siya ay 12 taong gulang, niregaluhan siya ng kanyang ama ng isang pocket watch. Kanya itong kinalikot at kanyang natutunan kung paano ito kalasin at ibalik sa pagkakaayos nito sa ilang minuto lang. Maging ang mga relo ng kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan ay kanya ring kinukumpuni. Dahil rito ay nakilala siya sa kanilang lugar na gumagawa ng mga sirang relo. 13 anyos siya nang unang beses siyang nakakita ng steam engine. Nang ang kanilang paaralan ay namasyal sa isa sa mga kumpanya sa Detroit. Dahil sa labis na pagkamangha, ang kanyang hilig sa mga makina ay naging obsesyon na. 15 anyos siya nang makagawa siya ng sarili niyang steam engine. Subalit bigla ang pumanaw ang kanyang ina na si Mary Ford. Kaya sa edad na 16 ay napagpasyahan niyang umalis sa kanilang lugar dahil hindi niya matanggap ang pagpanaw nito. Kasabay pa nito ay gusto niyang layuan ang pamamahala sa sakahan na ipinapataw bilang responsibilidad sa kanya ng kanyang ama. Kung kaya't nais niyang hanapin ang landas na para sa kanya. Nagtungo siya sa Detroit na noong mga panahon na yon ay talagang buhay na buhay lalo na sa paggawa ng mga steam engine at naghahanap ng mga bata at bagong inhinyero. Namasukan siya sa Michigan Car Company Works pero makalipas lamang ang 6 na araw ay nasisante siya. Matapos yon ay namasukan naman siya bilang apprentice sa James Flower and Brothers Machine at kumikita lamang ng $2.6 kada linggo. Talaga namang hindi sapat para sa kanyang inuupahan. Naisip niyang gamitin ang kaalaman sa pag-aayos ng relo at namasukan ng panggabing trabaho bilang tagalinis at tagaayos ng mga relo at dito ay sumasahod naman siya ng $3 bawat linggo. Iba't ibang trabaho ang kanyang pinasok upang masuportahan ang kanyang pangangailangan. Sa kabila noon ay naglalaan pa rin siya ng oras upang mag-aral at mag-eksperimento sa mga makina. Taong 1882 nung siya ay 19 anyos, siya ay bumalik sa kanilang pamilya. Sa kanyang pamamalagi roon ay hindi siya gaanong tumutulong sa sakahan bagkus siya ay nag-eeksperimento sa mga makina na kanyang nakikita sa bukid. Nang ang kanyang ama ay bumili ng isang portable engine, nagningning ang mata ni Henry Ford sa nakita at nagboluntaryo siyang gamitin at i-maintain ito. Namanipula ni Henry ang makina upang mas lalong lumakas ang performance at maging mas mabilis i-control. Kaya napabilib ang mga kapwa magsasaka ng kanyang tatay sa lugar nila at inalok na rin siyang i-maintain ang mga makina ng sakahan nila. Ang kahusayang ito ni Henry ay kumalat sa buong Michigan at nakarating sa pamunuan ng Westinghouse Engine mula sa New York at siya ay nanyayahan na magtrabaho para rito. Inasahan siyang maglakbay sa Southern Michigan upang mangumpuni at magkabit ng mga steam tractor engines. Kahit hindi sang-ayon ng kanyang ama, ay wala siyang magawa kundi hayaan ang kanyang anak na gawin ang hilig nito. 1885 nang makilala niya si Clara Jane Bryant at sa sumunod na taon na pagkasunduan nilang magpakasal. Binigyan sila ng ama ni Henry ng 40 ektaryang lupain bilang regalo ngunit walang plano si Henry na gawin yung sakahan. 1891 nang manirahan si Henry at Clara sa isang maliit na paupahan sa Detroit,
Isang araw habang nagbabasa ng isang British magazine ay nakapukaw ng kanyang pansin ang gas engine na gawa ni Nicholas Otto na noon ay sikat na sa Europa at ito ay mas mabisa kaysa steam engines. Naganap si Henry ng taong mayroong gas engine. Manghang-mangha siya nang makita niya ito, ngunit siya rin ay nagtataka kung paano ito gumagana. Nais man ni Henry na igugol ang buong oras sa pag-aaral sa makina ay kailangan rin niyang magtrabaho. Namasukan siya bilang night engineer na sumasahod ng $40 bawat buwan sa Edison Illuminating Company na noon ay pinakamalaking kumpanya ng elektrisidad sa Detroit at bilang taga-maintain ng steam engine ng planta. Nung isinilang ang kanyang anak na si Edsel Bryant Ford noong 1893, mas lalo niyang pinag-igihan ng pagtatrabaho at pagpupursigi sa pangarap niyang makina na pinapatakbo ng gas. Sa eksaktong araw noong ika-4 ng Hunyo 1896, ay natapos niya ang kanyang eksperimentong sasakyan gamit ang gas engine at tinawag niya itong quadricycle. Subalit may iilan itong komplikasyon kaya't ipinagbili niya ito sa halagang $200 at ginamit ang salapi para sa kanyang sumunod na proyekto. Nagsimula siyang gawin ng kanyang pangalawang sasakyan sa tulong at suporta na rin ng kanilang mayor. Natapos niya ito noong Hulyo 1898. Higit itong mas malaki, mas matibay at mas mabigat. Agad niyang inanyayahan ang isang mayamang magtutroso na si William Murphy para i-test drive ang sasakyan na ito. At nang masubukan ni William ay bumilib siya kaagad at naisip niyang makisosyo sa pakikipagsapalaran ni Henry sa negosyo. Nang kanila itong mapagkasunduan ay itinatag nila ang Detroit Automobile Company noong Agosto 5, 1899. Subalit ito'y nalugi agad makalipas lang ang isang taon. Dahil na rin sa mga ideya ni Henry ay hindi sinang-ayunan ng iba't ibang stakeholders. Maging ang mga piyesa na gamit nila ay galing pa sa iba't ibang kumpanya na nagdudulot ng delay sa produksyon. Pero hindi naman ito nagsara at tumuloy pa rin ang operasyon kahit nawawalan na ng malaking pera. Nang kanilang mailungsad ang kanilang unang sasakyan, ang The Delivery Wagon, ay inabot ito ng 6 na buwan para magawa. At 20 lamang ang kanilang nagawa sa unang 2 taon ng kumpanya. At ang kapalpakang ito ang nagpatalsik kay Henry Ford sa sarili niyang tinayong kumpanya. Kung sa ibang tao ay suko na agad sa nangyari, ibahin natin si Henry Ford. Ang kabiguan ay isang oportunidad upang sumubok muli at sa pagkakataong ito ay mas matalino na ayon sa kanya. Nanatiling malakas ang loob nito at ngayon ay naisipan naman niya na pasukin ang larangan ng mga sasakyang pangarera na noon ay namamayagpag sa Estados Unidos. Naisip niya ito upang ipakita ang kalidad at bilis ng mga bago niyang madidisenyong sasakyan. Sa kasamaang palad ay nahirapan siyang humanap ng mga taong mag-i-invest sa kanyang panibagong proyekto matapos ang kapalpakan niya sa Detroit Automobile Company. Matapos ang 1 taon, ang bagong disenyong pangarera na gawa ni Henry Ford ay tinalo ang sasakyan na gawa ni Alexander Winton, isang sikat na automaker, at maging ang national leading race driver noon na si Grosse Pointe ay kanya ring tinalo sa karera. Ang kanyang 26 horsepower na sasakyan ay naging usap-usapan ng mga racing fans at naging daan upang pagkatiwalaan siya muli ng mga investors. Sa suporta at perang nalikom, itinatag niya ang Ford Motor Company at siya ang chief engineer nito, ngunit hindi nagtagal ay namiligro muli ang kanyang posisyon dahil sa patuloy niyang paggawa ng mga sasakyang pangkarera at hindi sinang-ayunan ng kanyang mga investors dahil ang nais nila ay lumikha ito ng pampasaherong sasakyan. Kaya ang ginawa ng mga investors ay kinuha nila si Henry Martin Leyland bilang kapalit niya. Dahil roon ay umalis si Henry Ford sa 2 niyang kumpanya. Si Henry Leyland naman na pumalit sa kanya ay itinuloy ang kagustuhan ng mga investors at pinalitan niya ang Ford Motor Company ng pangalan na Cadillac Motor Company. Hindi tumigil si Henry sa paggawa ng mga sasakyang pangkarera at sa taong 1900 ay inilunsad ni Henry ang kanyang bagong sasakyan na nagtala ng panibagong record bilang pinakamabilis na sasakyan sa Amerika. Dahil dito, tinawag siyang pinakamahusay na taga-disenyo ng mga sasakyang pangkarera. Alam ni Henry sa sarili na dahil sa kanyang reputasyon ay kusa siyang makakakuha ng mga investors sa 3rd pagkakataon at hindi naman siya nabigo. Sa tulong ng 11 investors at 1 coal dealer na si Alexander Young Malcolmson ay naitatag niya ang 3rd kumpanya, ang Ford & Malcolmson Limited, na di kalaunan
ay naging Ford Motor Company noong 1902. Dala ng mga unang kapalpakan, ipinangako niya sa sarili na sa pagkakataong ito ay hindi na siya mabibigo. Pinagplanuhan niyang mabuti ang sasakyan na kanyang gagawin at nais niyang ang presyo nito ay abot kaya ng masa. Nung mga panahon kasing yun, tanging mga mayayaman lang ang nakakabili ng dimakinang sasakyan. Halos 20 disenyo ang kanyang pinagpipilian bago mapagdesisyonan ang pinaling disenyo na tinawag niyang Model A. Kumuha siya ng iisang manufacturer na kayang mag-supply ng lahat ng pyesang kanyang kailangan at nakakita nga siya ng isang machine shop sa Detroit. Isang araw, nang siya ay nagtungo sa Chicago, ay nakita niya kung paano ang paglinya ng mga karne sa isang katayan. Isang light bulb moment ang nangyari kay Henry Ford. Inisip niya na kung magagawa niyang sundan ang proseso ng katayan sa kanyang pagawaan ng sasakyan, mas marami siyang magagawang kotse sa loob ng isang araw. Sa panahong ito kasi, paisa-isa lang kung gumawa ang lahat ng factories ng sasakyan sa buong Amerika, kaya napakabagal. At dito nag-umpisa ang assembly line concept na nagpabago ng kapalaran ng kanyang kumpanya. Kaya sa taong 1904, nakalikom siya ng mas maraming pondo mula sa mga investors at napalawak niya ang factory. Umabot na ng 300 ang kanyang manggagawa at nag-umpisa na siyang mag-eksperimento ng assembly line. Ginamit niya ito at mas mabilis niyang nagawa ang Ford Model N na naging pinakamabentang sasakyan sa Amerika noong panahong yun. Naging matagumpay siya pero nais pa rin niya itong mapalawak. Kaya naisipan niyang magtayo ng sariling manufacturing company noong 1905 na gagawa ng kanilang sariling pyesa at makina. Dito ay nadiskubre din niya ang vanadium steel na talagang nagpabago sa takbo ng paggawa ng sasakyan dahil ito ay higit na mas matibay pero mas magaan. Ginamit niya ang vanadium sa isang modelo ng sasakyan na kinilala bilang pinakamatagumpay na modelo ng kotse sa kasaysayan ng tao, ang Model T. Ang tunay na nais ni Henry ay makagawa ng kotse na para sa masa at ang katuparan nito ay ang kanyang Model T at ito ay nagkakahalaga ng $850 nung panahon na yon. May kamahalan ito pero naging mabenta pa rin. Ilang araw lamang ng paglunsad nito ay umabot ng 15,000 ang orders para rito at dahil dito, ang Ford Motor ang nangungunang paggawaan ng sasakyan sa Amerika. Ngunit hindi pa siya nakontento sa tagumpay na ito. Napaisip si Henry na kailangan niya ng mas malaking paggawaan na kayang gumawa ng 100 kotse bawat araw. Kaya noong 1910 ay nagtayo siya ng planta sa Highland Park, Michigan at inabot ng 3 taon ito bago natapos. Sa pagkakataong ito ay halos na perpekto na ng bagong planta ang assembly line. Kung noon ay inaabot ng 12 oras ang paggawa, ngayon ay isa't kalahating oras na lang ang paggawa ng isang kotse. Pagsapit ng 1914, ang produksyon ng Ford ay umaabot na sa 300,000 na kotse na mas marami pa kaysa lahat ng mga karibal nilang brands kapag pinagsama lahat. Sa pagitan ng 1910 hanggang 1916, ang kanilang produksyon ng Model T ay umaabot na sa 1,000,000 at halos kalahati na ng mga sasakyan na tumatakbo sa buong mundo ay Ford. Bawat taon, habang parami ng parami ang produksyon ng Model T, ay siya ring pagbaba ng presyo nito. Hanggang sa umabot na lang ng $400 pagsapit ng 1916 mula sa $850 noong 1910. Gumana ang kanyang estratehiya, subalit ang kanyang mga skilled na manggagawa ay hindi masaya rito dahil pakiramdam nila ay paulit-ulit na lamang ang kanilang ginagawa at hindi na nagagamit ang kanilang skills sa iba't ibang bagay. Kaya ang mga ito ay unti-unting lumipat ng ibang kumpanya. Upang mapigilan ang kanyang mga empleyado na umalis, ay tinaasan niya ang sahod ng mga ito at ginawang $5 bawat araw. Inakala ng ibang kumpanya na malulugi si Henry sa kanyang pasya at siya ay pinagtawanan. Ngunit kabaliktaran ang nangyari dahil maraming mga mekaniko ang naghahanap ng mas mataas na sahod kaya sila ay nagsipag-apply sa Ford. Bukod sa pagtataas niya ng sahod, ay binigyan rin niya ng 1 oras na pahinga ang mga manggagawa na nagbigay oportunidad para magkaroon ng pangatlong shift sa trabaho sa paggawaan. Dahil rito ay napagana niya ang paggawaan ng 24 oras gamit ang assembly line na mas lalo pang nagparami ng produksyon. Sa puntong ito ay walang magawa ang ibang kumpanya kundi sundin ang estratehiya ni Henry Ford. Nagumpisa na silang mangamba para sa kanilang negosyo dahil marami na rin sa kanilang mga empleyado ang nagsilipatan. Totoong binago ni Henry Ford ang takbo ng manufacturing at negosyo ng sasakyan sa buong Amerika. Taong 1919, dahil sa palagiang paghimasok ng mga investors, ay napagod si Henry Ford sa mga ito at napagpasyahan niyang bilhin ng buong kumpanya.
Matagumpay niyang nabili ang shares ng mga ito at siya ang tinanghal bilang may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng sasakyan sa buong mundo. Hindi nagtagal ay itinilaga ni Henry ang kanyang 26 anyos na anak na si Edsel Ford bilang maging presidente ng kumpanya. Pero si Henry pa rin ang utak ng kumpanya. Ngunit sa gitna ng tagumpay ay hindi maiiwasang darating ang mga matinding pagsubok at hindi nga nakaligtas si Henry Ford sa mga pagsubok na ito. Sa isip ni Henry, ang kanyang Model T pa rin ang pinakamabenta at pinakapatok na sasakyan kahit nagbabago na ang panahon. Ng mga panahon na yun ay bumubulusok na rin ang Chevrolet na mas mahal ngunit mas luxurious ang sasakyan. Ngunit nagkibit-balikat lamang siya sa sinasabi ng kanyang mga executives pati ng kanyang anak na gumawa na ng bagong modelo. Taong 1920 lamang nang mapagtanto niya ang pagbaba ng kanilang benta at napagdesisyonan niyang itigil ang produksyon ng Model T. Inilunsad niya ang bagong modelo sa taong 1927 pero ang sasakyang ito ay ginawa sa kanyang bagong planta. Pero ang kanyang estilo na one-man show ay hindi na sapat upang mapanatili ang tagumpay ng buong kumpanya. Taong 1936 ay bumaba ang kanilang ranggo bilang pangatlo na lamang pagdating sa sales at mas nanguna pa ang General Motors at ang Chrysler Corporation. Maging ang kanyang V8 engine na mas malakas at mabilis ay hindi na rin umubra upang makabalik sa unang pwesto. Dala na rin ng unti-unting pagbagsak ng kumpanya at ng Great Depression noong 1930s, napilitan siyang magbawas ng mga empleyado at babaan ang sahod ng mga manggagawa. Isang trahedya ang kanyang kinaharap nang pumanaw ang kanyang anak na si Edsel dahil sa kanser sa tiyan noong 1943. Pinamunuan pa niya ang kumpanya ng 2 taon hanggang ipinasa niya ito sa kanyang apo na si Henry II. Nagretiro si Henry Ford hanggang sa siya ay bawian ng buhay noong April 7, 1947 dahil sa brain hemorrhage. Ang buhay ay serye ng mga karanasan upang tayo ay pagyabungin, ngunit minsan ay hindi agad natin ito na pagtatanto. Ang mundo ang bumubuo ng ating pagkatao at dapat nating matutunan na ang pagkatalo at pagdadalamhati ay nakakatulong sa ating pag-usad. Mga mahalagang kataga na naging moto ng buhay ni Henry Ford. Kaya huwag sumuko, laban lang sa buhay. Katulad ni Henry Ford na ilang beses bumagsak, siguradong makakabangon ka rin. Kaya kahit ilang beses kang mabigo sa pag-ibig, malugi sa negosyo, mapatalsik sa trabaho, umadukutan ng cellphone, ituloy mo lang ang buhay mo, kapatid. Malay mo, tulad ni Henry Ford, ito na ang huling pagsubok at tagumpay na ang kasunod. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-share sa iba, mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na. Suportahan nyo rin ang aking food and travel channel, ang Mr. Good Vibes, kung saan magfo-food trip tayo sa iba't ibang sulok ng mundo at of course sa Pilipinas. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para mas lalo pang maubos ang oras mo.